Ulitin natin, Sec, yung inyong clarification, no? Kasi baka may mga kaka-monitor lang ho sa atin. So, ang pinapayagan po ay yung mga, ang application ay na-approve simula noong March 8. Ano po? Sec, can you do the clarification, please? Tama po yan, Ricky. And sorry, yung exception yan sa rule. Ang rule kasi is we impose a temporary suspension ng deployment of all nurses and medical workers. Mm-hmm. Pero excepted from this deployment suspension ay yung mga nakakompleto ng papeles as of March 8, 2020. Kaya kung nakakompleto ka na, kagalimbawa nakakuha ka na ng visa mo, nakakuha ka ng ticket mo, meron ka ng verified employment contract sa pupuntahan mo, at meron ka ng OEC, yung Overseas Employment Certificate, eh pwede ka nang pumunta. Yun. Oh, kasama dyan, Ricky, yung mga tinatawag namin balik manggagawa. Mm-hmm. Ito yung mga medical workers na nagbakasyon pagkatapos inabutan ng lockdown. Mm-hmm. Kaya hindi nakabalik. So kasi kasama, pwede na rin kompleto sila. Rin naman, kompleto rin naman ang papeles nila. Nagbakasyon lang sila. Nagbakasyon lang po sila. Opo, nagbakasyon, opo. Sec, may data ba ho tayo rito? Gaano karami ang pinag-uusapan natin? Una, yung mga pwede na makalabas po ngayon at yung mga gaano karami yung mga hindi pwede at sakop sila naman. Yun ang magandang tanong kasi alam mo, unang-unang yung sinabi mo, Ricky, na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng temporary deployment suspension ay dahil doon sa pagtaas ng COVID virus incident dito sa ating bansa. And we want to be sure na meron naman tayong mga health workers na aalam sa kanila. Kaya iniwasan muna natin yung pag-deploy abroad ng mga workers natin. Ngayon, doon sa request, nakakatawa nga ito si April. Iyak nang iyak sa akin eh. Sino, Sec? Sino? April, isa sa mga nurses. Ah, okay. Oh, iyak nang iyak sa akin yan eh. Mm-hmm. Sabi niya na anyway, there are only about 600 to 900 of them. Okay. So, yung makakalis ngayon, Ricky, ay yung mga 6 to 900 yung nurses and medical workers. 600 lang. To 900, nandiyan ang bilang. Yung pong mga hindi makakaalis, na of course, ang mga ito umiiyak din, sa Secrebot, no? Gaano po sila karami? Ako, dami. Talaga marami, no? Kaya lang, hindi natin matiyak ang actual numbers kasi doon nga ako hinihingi ko ang meeting ng PNA, Philippine Nurses Association, ng PRC, yung Professional Regulatory Commission, at mismo Department of Health. Kasi hindi magkatugma yung kanilang data, yung figures sila. Uh-huh. Hindi magkapareho. Yung isa, sinasabi 340,000. Yung isa naman, 200,000 plus. Yung isa, more than 500,000. So sabi ko, ba't hindi kayo mag-meeting at mag-reconcile kayo ng figure? Uh-huh. Para malaman lang natin. At saka mas importante doon, Kapo, doon sa mga nurses and medical workers natin, alin doon ang mga skilled, alin doon ang mga baguhan, ganun. Kasi yun ang worry natin, Ricky, and sorry, no? Apo. Yung tinatanggap abroad, ito yung mga skilled and mga experience. Mm-hmm. So in all probability, ang maiwan sa atin yung mga baguhan at wala pang experience. Yun. Mm-hmm. Yun ang worry ni Secretary Galvez at saka ni Secretary Duque ng Health. Ibig sabihin hindi sorry po, yung inyong yung data rito hindi pa malinaw kung hindi pa kaya tinatawagan ko, we asked po MSQ for a meeting, 43 of them. Uh-oh. Sa barang mag-reconcile sila ng figure nila. Sec, question po. So yung sure, sinasabi po natin na dahilan kung bakit hindi pa nakakaalis itong mga roughly nga, tulad ng sinabi niyo kanina, hindi pa natin masabi na bilang ng mga nurses na ito, ano po ang pinakadahilan? Dahil ba hindi pa sila nakakompleto ng dokumento? O dahil meron pang ibang dahilan bukod dito? Yung sinasabi kong 600 to 900, ito yung mga nakakompleto na. So ito ang posible na makaalis na. Oo. Kaya kasi yung sumulat sa akin si April, hindi naman klaro kung 600 o 900. So based on that letter, I appeal to the IATF na kung maaari, paintulutan na natin sila makaalis.
Opo, pero Sec, yung tinatanong po natin is yung mga, di ba nabanggit niyo po na may mga hindi pa nakakaalis, meron pa yung mga nandito. So ano po yung reason kung bakit hindi pa sila makakaalis? Dahil lang ba ito doon sa sinasabi natin na kapag hindi mo nakompleto ang iyong mga papeles nung hanggang nung March 8 ay hindi ka pwedeng umalis? Yun lang ba ang reason nito? Or meron pa tayong ibang kinoconsider? Wala po, yun lang po. Kasi yung sabi ko kanina, sorry, ang original resolution ay temporary suspension of deployment of nurses and medical workers. Ito yung board resolution ng governing board ng POEA. Na pagdating sa IATF, in-approve nila ito, ni-ratify nila itong board resolution ng POEA, pero naglagay sila ng exemption. In another word, yung suspension will not cover all those nurses and medical workers who already completed their papers for deployment. O, yung mga nakakompleto na, pwede nang umalis. At ang underlying nito, Partner Cory, Sec, kung tama ako, ang underlying reason, yung magiging bukod sa COVID situation talaga din at yung ating condition din ng healthcare system sa ating bansa, ano po, kasi hindi pwedeng magkaroon talaga ng exodus ng mga healthcare workers. Kaya din ngayon lumulutang yung mga nationalism, di ba, sa Sec Harry Roque, yung apila. Pero alam mo, Sec, habang pinapanood ko sa TV Patrol, yung sabi mo, yung pag-iyak, Sec, ng mga nurse, no? Actually, Cory, Partner Cory, Sec, ang naisip ko rito, ito namang problema nung ilan dito, prior to COVID-19 pa. 'Di ba? Yung pay, sahod, yung kanilang mga hazard pay. Sahod. Kasi parang partner, tsaka Sec, kung titingnan din natin, yung mga tao naman, hindi naman sila mag-a-abroad kung yung maganda ang pay nila dito. Kung yung pay nila. Kamusta ba yun, Sec? Kamusta ba na ibibigay ba sa kanila? At saka yung partner, gusto ko itanong kay Sec, niiyakan si Secretary. At saka, of course, pag nasa gobyerno, alam natin yung kinakaharap nilang challenge. But how do you, Sec, how do you respond to that? No, yung ganung pong iyak, yung ganung damdamin ng mga nurse at iba pang healthcare workers, Sec? Unang-una, Ricky and Cory, I agree with you na underpaid yung ating mga nurses and medical workers. Alam mo, I've been strongly criticizing yung mga hospitals, yung mga private hospitals natin, na ang lalaki ng kita nila, mga 5-star hospital mga yan . Uh-huh. Makita mo yung mga building sila, yung mga equipment sila, talagang moderno. Pero ang sweldo ng mga nurses nila ay hindi lumalampas ng 18,000 pesos a month. Mm-hmm. And in some instances, sinasabi ko to openly, I criticize openly the hospital, may mga nurses tayo na nakagraduate na as nurses, nakapasa na sa board examination, and yet sila pa ang nagbabayad sa hospital para makatrabaho sila doon. Why? Because they claim that they have to undergo training. Experience. And that is why they have to pay. They have to pay yung training fee. Kamakailan lang, there were nurses from a union. They came to me, sabi ko, how come you allow the hospitals to treat you that way? Sabi ko, why don't you go? Hindi ko naman. Although I said this in a jest, sabi ko, subukan nyo nga lahat kayo ng necessity, pumasok dyan sa mga hospital. Tignan nyo kung maka-operate ang hospital ka ako. Hindi nila nababalyo ang ng services ng ating mga nurses. You know mo, in the Department of Labor, we had mga tinatawag namin Labor Employment Officer 2, Officer 3. Alam mo yung mga yan, graduate lang. Not even meet the civil service eligibility. You know how much is the salary of a Labor Employment Officer 2? 25,000 plus. Yung labor officer 3, 36,000 plus. Hindi mga nurses yan. College graduate lang yan. How come itong mga nurses na ito, gandaan sa napakahirap at napakagastos na edukasyon? Opo. Pumasa na ng board. Ganyan ang binibigay na sweldo ng mga noon, ng hospital sa kanila. Pero Sec, Dira mo, St. Luke yung kausap ko. Oo nga eh. Yung nurse doon. Oo nga eh. Oh. Sec, ako, well, we thank you for recognizing this sa mga nanonood, nakikinig po sa atin ngayon. And probably, ang naglalaro po sa isip nila, you are the government.
nasa poder ninyo yung malaking parang not only responsibility pero ang kakayahan na kung sakaling maiba po yung landscape. Dalawang punto po yun eh. Kasi po ngayon ang susunod kong itatanong sek, itong pangamba halimbawa ng yung mga asosasyon po ng mga healthcare workers na posibleng magkaroon po ng kakulangan ng mga nurse, healthcare workers sa ating bansa. Kasi not necessarily ang fundamental na reason ay yung paglipat nila. Sweldo eh. Yung kanilang benepisyo rito. So, kumbaga, ang tanong sec, in long term, kasi ito, bayanihan to recover na. Recover na, hindi na healing. So, ano po ngayon ang trajectory natin dito para ho gawan niya ng paraan? Ano ho yung ginagawa natin, sec, para ho ito'y ma-address? Well, unang-una siguro is to appeal to these hospitals na they should consider giving a higher remuneration or compensation knowing the value of the services of their nurses and medical workers. Alam mo dyan, Ricky, they do not work only for 8 hours. Some of them work for 8, 10, 12 hours. Totoo, diretso pa. Opo, kasi ako naman I cannot also enforce kasi wala naman kasi patas na nag-fix ng wages ng mga nurses. Pero pinakikiusap ko naman sa mga hospitals, kumikita na malaki yan eh. Minsan nagpa-check up ako, yung PET scan na tinatawag na dumaan lang ako sa isang machine for less than 10 minutes. Alam mo kung magkano binayad ko. I paid them 92,000 pesos. Yung PET scan. Mabuti na lang senior citizen ko because ang sinachal sa akin is 110. Pero nung pinakita ko yung senior citizen card ko, nabawasan ng 20%. yung nurse na nagtulong sa akin sa process na yon, tumatanggap lang ng 15,000 or 18,000 naman. Conscionable yun eh. Kaya, probably need a legislation for that purpose. Opo. So, Sec, ano na lang po muna siguro ang inyong masasabi ulit dito sa ating mga nurses, lalo na yung mga naipit dito nga sa airport natin dahil marami nga sa kanila, di ba, yung hinarang dahil ang gustong umalis. Sorry, tinawagan ko agad si Administrator Mr. Alaya ng POA kasi nung in-approve ng IATF yung aking recommendation. Alam ko na may ang daming nurses sa airport na naghihintay. Sabi ko, palakarin mo na po, man. In-approve na ng IATF ka ako. Ayun. Opo. Pero talagang there is a really need to address the itong remuneration ng ating mga nurses. Opo. Okay po.